Kung napokrom, sabi niya ganun. Ganito gusto kong mangyari. Sabi ko, gusto kong pagpasok ko sa PDA. Alam mo yun, yung goal ko, ganun. Pero hindi lang para sa sarili ko, para din sa lahat. Kaya sobrang, yun, gusto ko yung magiging achievement ko dito. Lahat, achievement din ang kaibigan ko. Yung taga sa amin, yung family ko, yung mga tao. Huwag mong kakalimutan kaibigan mo. Oo naman. Kung anong achievement na, achievement ko na rin. Oo naman, kahit ikaw din. Eh, wala akong achievement. Alam mo, sa ngayon nga, ngayon nakikita nila ng, ano, sa alam mo, sobrang proud na proud yung mga kaibigan ko ngayon ba? Oo. Ano pa ako, naging star scholar ako nung Saturday. Sobrang tuwan-tuwa talaga sila, kaya hindi ko talaga mapigilang kumaway, kasi alam mo yun, parang sign of gratitude talaga. Correct. Andun. Ano nga, masakit sa heart ko kasi hindi nakakaway. Hindi nakakaway sa best friend ko. Pero tinignan ko sila. Gumaganon ako. Umiyak. Tapos gumanon lang, best friend. Gumanon sa mga. Sana naintindihan niya. Andan talaga sila, loves. Kaya nga. Alam mo ba, kahit super insecure talaga ako sa katawan ko. Huwag ka ma-insecure, ano ka ba? Di. Kahit super insecure ako. Hanggang ngayon? Oo, kahit hanggang ngayon. Parang humuhugot pa rin ako ng lakas. Ewan ko kung saan. Bahala na ano-ano sabihin nila regarding sa size ko. Basta alam ko na wala silang boses na kagaya ko. Iba talaga. Huwag ka ma-insecure kasi pag tumayat ka, wala na yung boy na kilala namin dati. Advantage nga sa'yo yan eh, kasi kukita mo, as on-roll scholar, yung size gano'n, tuwa-tuwa nga si Direk Joey. Kasi di ba, alam mo yan, ang kakabit noon, honorary scholar, mabigat to. Ay, tapos ang boss pa rin. Hindi talaga, ano talaga, mabigat na kalaban to, yun. Kaya ka pinasok dito sa loob ng academy para bulabugin mo kami lahat. Yun! Ngayon. May binanggit ba sila? May binanggit ba sila? May binanggit ba sila before ako pumasok? Wala. Nabigla talaga yung nalaman niya ako. Akala ko nga nun eh. Kasi diba, dalawa kami ni Inyaki tapos wala palang maglalabas. Sabi, hindi ko akalain bakit kaya ganun. Kasi pala, si Lambert pala dapat daw pumasok nun. Nakwento ni Mr. C. Kaso nga lang, si Lambert kumayaw. Sayang. Alam mo kung bakit? Na-depress yung tao eh. Siyempre. Ano, pagkatapos niya kung ganito kayo, you know, sabi niya ako, wag na. Ganun, parang ganun. Pray. Diba? Wag na, thank you na lang. Siyempre, lalaki din ako. At sobrang nasaktan talaga yung tao. Kaya siguro, sobrang swerte ko nung week na yun. Kami ni Inyaki, walang lumabas. Diba kaya walang votation sa inyo? Hindi mo natuloy dahil kay umalis yung isa. Oo, isa pa yan. Pero hindi ko lang ako lang kung may public vote yun. Ang halin? Yung sa amin ni Inyaki. I guess so, meron. Parang meron. Ano? Ngayon? Tapos sa Saturday na-announce ako. Dahil yun sa pag-alis ng isa. Isa din yun yata. Okay! Oo, aray! Kuya Shivas. Di, yung isa. Kuya Shivas. Di, okay lang yung Shivas, pero yung may umalis. Ay, iba pa yun. Iba pang case yun. Nauna on probation ulit ako noon. Kaya na dahil Inyaki. Kami noon, apat si Inyaki. Inyaki, ikaw, Christian. Christian, tsaka ano, Bea. Si Bea. O, apat kami. So, sinave ng na mentor naman. Si Bea. Sinave ng lahat si Christian. Mm-hmm. Tapos, ano, yun, dalawa na kami ni, ano, sino ba yun? Inyaki. Ay, hindi! Iba pa yun! Basta apat kami. Mm-hmm. Ano? Paano yun doon? Ay, hindi! Sinave ng... Ay, ano ba yun? Paano ba? Basta naging magkalaban ng si Bea at si Kuya Jet yata. Ah! Paano yun? Ay, hindi! Di ba Saturday yun? Oo. Oh. Ano pa namin alam yung kung sino yung probie? Probie, oo. Oh. Tapos? After nung Saturday expulsion ng gala night, saka nag-decide si Kuya Jet. Sunday, oo. Sunday na sinabi ni Mr. C sa apat ka.